Kumusta mga boss idol? Andito na naman nga tayo sa ating panibagong video dito sa ating channel. Andito nga tayo ngayon para pag-usapan ng balitang ilalabas na nga ang dalawang bagong pambato ng Los Angeles Lakers at ang pagpunta ni Zion Williamson sa Brooklyn Nets. Pero bago natin yan simulan, introan muna natin to. Una nga tayong dumako kay Zion Williamson at sa Brooklyn Nets. Sa kasalukuyan nga ay di natin maikakaila sa ngayon na patuloy pa rin nga itong nag-i-struggle sa kanilang rotation at madalas pa rin nga itong natatalo. Kahit pa rin nga na nakapaglaro na si Kevin Durant ay hindi pa rin nga ito nagiging sapat para makuha ang panalo. Maraming ang lumalabas na usap-usapan na malabo daw itong makapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament. Sa ngayon nga, sa mga hindi nakakaalam ay masasabi nating patapos na nga ang rookie contract ni Zion Williamson at wala pa nga itong napipirmahan na contract extension sa New Orleans Pelicans. Naibalita nga po noon na hindi nga daw po nagugustuhan ng pamilya ni Zion Williamson ang nangyayari sa kanya ngayon. Ayon nga sa lumabas na balita, handa nga daw ipamigay ng Brooklyn ang kanilang mga supporting players para lamang makuha ang nag-iisang Zion Williamson. Sa ngayon nga ay hindi pa naman nakakabalik si Zion Williamson dahil sa tinatamo nitong injury. Opisyal na nga pong ibinalita na out for the season na ang status nito sa New Orleans Pelicans. Sa kasalukuyan nga ay may kartada ang New Orleans Pelicans ng 27 wins at may 36 losses na pumapang 10 sa Western Conference. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa nga ang mga lalabas na balita kung kukunin nga ba ng Brooklyn Nets o patuloy na mag-e-extend ang kontrata ni Zion Williamson. Dumako naman tayo sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon nga, katulad ng Brooklyn Nets ay masasabi natin na parehong-pareho nga ang kanilang nararamdamang struggle para makasungkit ng panalo. Napag-usapan na rin naman natin dahil sa pinapakitang laro ni Westbrook ay umaayaw na nga sa kanya ang Los Angeles Lakers. Usap-usapan na nga na nagkasundo na si Westbrook at ang Lakers na humiwalay na. Ngunit dahil hindi pa naman nakakapaghanap ang Lakers ng kapalit ni Westbrook ay masasabi nating hindi na rin nga ito gagawing parte ng starting five dahil nga sa pinapakita nitong mahinang laro. Ngunit ang tanong mga boss idol, sino nga ba ang hahalili sa kanya? Base na rin naman sa coaching staff ng Lakers ay may patutsada nga ito na mukhang gagawin na lang nga itong bench player upang makapag-eksperimento ng bagong rotation. Posible nga po ditong pumasok ang role players ng Lakers na sina Malik Monk at Austin Reeves na masasabi nating kayang gumawa ng sariling puntos at makatulong sa pag-execute ng play. Sa ngayon makikita natin na hirap nga si LeBron James na buhatin ang Lakers dahil na rin naman sa pagkawala ni Anthony Davis at sa kakulangan ng kanilang mga manlalaro. Di rin natin maikakaila na kung magpapatuloy nga ito ay masasabi nating malabo na makapasok sila sa NBA playoffs at maging sa play-in tournament. Ngayon nga ay meron na lang silang natitirang 20 laro na kung susumadahin natin ng mabuti pag nagtuloy-tuloy nga ang kanilang lose streak ay patuloy na babagsak ang kanilang standings. Kailangan nga nilang maipanalo ang at least 15 laro upang sumabit kahit sa play-in tournament. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's wrap! Thanks for watching!